So ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano magkaroon ng free 15 gigabytes of storage sa cellphone natin. Yes guys, kahit mababa lang yung storage ng phone natin, walang problema. Kasi meron akong ituturo sa inyong application na makakatulong at hindi lang yon, 100% safe talaga yung mga photos, videos and files natin dito. Kaya make sure lang na panoorin yung video ng matapos para malaman nyo kung ano yung application na yon at kung paano i-setup para magkaroon tayo ng free 15 gigabytes of storage sa phone natin. So ang gagawin natin guys, kailangan muna natin pumunta sa Play Store. So hanapin natin yung Play Store sa ating cellphone. Once na makita na natin, click lang natin. Then pag nag-open na yung Play Store, pumunta naman tayo sa search bar or search engine sa taas. So eto yon, click lang natin. Then i-type natin dito yung pangalan ng application. So i-type natin dito yung Google Drive. Yan guys yung i-type natin, uulitin ko, Google Drive. Once na matype na natin yan, search lang natin. Para ma-search yan, tap lang natin itong magnifying lens sa baba, click lang natin. Automatic lalabas yan sa pinakaunang result. So eto siya, click lang natin. Eto guys yung hanapin natin sa Google Play Store. Google Drive, yung creator nito guys ay Google LLC. Kung makita nyo guys, mayroon na siyang 5 billion plus download. So napakarami na talaga yung nagda-download sa kanya. Isipin mo na lang 5 billion, 1 billion nga guys, madami na, 5 billion pa kaya. Then kung makita nyo guys yung ratings niya, mayroon na siyang 4.4 ratings and stars. Ibig sabihin lang talaga, legit na legit yung application kasi marami yung nagre-rate sa kanya. At kung magbabasa naman kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yun guys na talagang satisfied yung mga nagda-download itong application na Google Drive. So ang gagawin natin, kailangan natin i-download at install itong application. Once na ma-download na natin, open lang natin, click open. Sa unang bukas mo guys ng application, kung wala pa kayong Gmail na nakasave sa phone nyo, automatic magla-login kayo. Or kung wala pa kayong Gmail, mag-create na lang kayo ng Gmail. Kung hindi kayo marunong mag-create ng Gmail guys, mayroon akong past video na in-upload. Sundan nyo na lang yon kung paano mag-create ng Gmail. So halimbawa, mayroon na kayong Gmail na nakalagin sa phone nyo. Ito yung makikita nyong dashboard ng ating Google Drive. Makikita nyo dyan, My Drive then Computers. Paano nga ba to gamitin? So guys, para magamit to, napakasimple lang. Ngayon, ituturo ko muna sa inyo yung mga nilalaman nitong Google Drive. So click lang natin itong tatlong underline dito. Click natin. Then dito mo makikita guys na meron siyang free 15 gigabytes storage. Take note guys ha, itong storage na to is hindi maa-add sa mismong storage ng phone. Kumbaga, cloud storage siya or online storage siya na magagamit mo lang once na meron kang internet connection. Pero ang kagandahan dito guys, 100% safe talaga kasi nga galing sa Google yung storage na to. So napakalapit ito kasi nga safe na safe talaga yung mga files, photos and videos natin. So ngayon guys, paano nga ba gamitin yung Google Drive? So ang gagawin lang natin, may makikita kayo dyang plus sign or add button. So click mo lang yan. Once na maklik mo yan, meron dyang mga category. Ngayon para mag-upload dito na mga files, photos and videos natin, halimbawa puno na yung phone natin, wala na tayong mapaglagyan. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong upload. Click upload. Once click mo yung upload, mapupunta kayo sa mga files, folders, photos, and videos sa phone natin. Ngayon, for example guys, mag-save kayo ng mga photos dito sa Google Drive, napakasimple lang. Pipili lang kayo, kunyari ito, itong picture ko na to, click lang natin. So, halimbawa guys, makita nyo yan, yung waiting for wifi, ang gagawin nyo lang, tap nyo lang tong underline dito, yung tatlong underline na yan. Once matap mo yan, click mo lang tong settings, click settings. Then dito sa pinakababa, scroll down mo lang, may makikita ka diyang transfer files only over wifi. So i-off mo yan guys para kahit mobile data pwede tayo mag-transfer. So i-off natin yan para both wifi or data is pwede. Then lalabas yan, click mo lang tong okay. So automatic guys, na-off na natin yung transfer files only over wifi. Then back lang natin siya. Then ang gagawin natin, ulitin ulit natin yung pag-upload ng files, photos or videos. So tap mo lang tong plus sign or add button dito. Then click upload. Then pumili kayo ng files, photos and videos na gusto nyo ilipat dito sa Google Drive. So kunyari itong picture ko, click mo lang. Once maklik mo, automatic uploading na yan. So antay mo lang guys mag-upload yung photos na gusto mong ilipat. Once na makita mo guys modified, ibig sabihin lang nalipat na yung picture natin from gallery to Google Drive. So napakalupit guys. Ngayon paano nga ba yun makita? Ang gagawin mo lang, click mo lang. Once na maklik mo, automatic, yung transfer kong photos galing sa gallery is andito na sa Google Drive. So kahit papano guys, kung puno na yung phone mo, magkakaroon ka ng free cloud storage or online storage gamit yung Google Drive. 100% guys, safe na safe talaga yung mga files mo dito kasi nga Google guys yung may-ari ng Google Drive. So napakalupit talaga. At ang kagandahan pa dito guys, kahit saang device ka mag-login, basta alam mo yung Gmail na ginamit mo dito sa Google Drive, automatic ma-open mo pa rin yung mga sinabang files, photos and videos sa Google Drive. Kahit papano, magiging maluwag na yung internal storage
storage natin kasi magkakaroon tayo ng free 15 GB cloud storage galing sa Google Drive. So yan, gisabalayan ko muna kayo. Sa mga hindi pa nag-order ng ating official merch or t-shirt natin na MindTech Official, so eto yon, suot-suot ko na. Sa mga hindi pa nag-order guys, mag-order na kayo kasi nga, konti lang to. So limited lang yung paggawa natin kasi yun lang yung kasya sa budget natin. Guys, promise maganda yung kanyang tela. Cotton siya, presko sa pakiramdam kahit tag-init. At syempre guys, yung print niya is vinyl. Vinyl print siya, talagang matibay kahit labhan mo siya, ibabad, hindi siya kagad tutuklap. So ganun kalupit itong ating t-shirt. So napakasimple lang mag-order nito guys. Pumunta lang kayo sa inyong Shopee app, click nyo yung search doon, ilagay nyo doon yung MindTech Official. Automatic lalabas na yung ating merch. Doon na kayo mag-order guys. Or kung gusto nyo naman, i-PM nyo na lang ako sa aking FB page. Itong mismong FB page natin, i-PM nyo ako dyan. At pwede kayo mag-order sa akin ng direkta. So ano pang inaantay nyo guys, mag-order na kayo. Supportahan nyo guys yung ating kauna-unahang official merch ng MindTech Official. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na MindTech PH, thank you and God bless all.